Magandang araw, everyone in Oman. Yes, sa wakas, pinuksan na yung mga pailaw sa Sultan Qaboos Highway. From Azaiba to Muttrah, or from Muttrah to Azaiba. Happy National Day, mga kapwa ko OFWs sa Oman. Another year para sa atin, ano? Nakakatuwa. Ang saya-saya pag lumabas ka ng gabi. Tapos, sakay ka lang ng bus, papuntang Rui. Then, makikita mo yung buong kalsada ng ano, Sultan Qaboos Highway. Napakaganda ng mga ilaw. Parang Christmas na, ano? Lagi nga kami nagbibiroan kapag yung iniilaw na yung National Day street lights, ano? Sabi namin, eto na. Nagkikini-celebrate na naman yung Oman ng Christmas sa ating mga OFW na nandito sa Oman. Sa mga nanonood, ano, hindi po talaga yan, ano, Christmas lights. Nagkataon lang na ang flag ng Oman ay may kulay na puti, berde at saka pula. So, white, green, at red yung kulay ng bandila nila. So, basically, yun din yung ano, yung ilaw ng mga decoration para sa National Day. So, talagang kung titignan mo, bagong salta ka lang dito sa Muscat, ano, titignan mo siya parang Christmas lights talaga. But then ako nga, nakaugalian ko na na kapag inilaw na yan, pailaw para sa National Day, sabi ko, wow, it's Christmas. November 18 yung National Day. So, ang Christmas natin is December 25. So, malapit na talaga. Parang ano na, parang preparation din for Christmas. Saka meron din yung mga lanterns na nakalagay dyan, ano. Pero yung hugis niya, hindi kagaya sa atin na parol talaga. Maganda yung decoration niya. Then, yung streets nga, kung makikita ninyo, tumingin ka lang sa paligid, lahat ng mga buildings, halos lahat ng mga buildings na madadaanan mo, may mga pailaw din na yung ilaw is nagsisimbolo dun sa kulay nga ng ano, ng watawat ng bansang Oman. So nakakatuwa, no? Depende na lang talaga sa'yo kung paano mo siya titingnan, eh. For me, gusto kong tingnan na parang Christmas lights, ano? Para man lang kahit papaano maibsa naman yung ating kalungkutan na nandito sa bansang Oman o kaya nasa ibang bansa tuwing Pasko. Yeah, it's very nice. Sa mga kababayan po natin na hindi man lang po makapag-deo o hindi man lang makalabas, panoorin nyo na lamang po dito yung ano, decorations na na binibidyohan ko ngayon. So, it's very, you know, mapapansin mo talaga na yung festivities is nandyan na. So, pumunta ka sa malls, may mga events, may mga happenings, sa mga schools, sa mga government offices, or kahit anong private offices pa yan. Continuous na yung celebration, ano, hanggang sa katapusan nito. So, lilinawin ko lang po sa inyo, ano, November 18. Yung National Day ng Oman. Pero sinisiguro ko po sa inyo yan, kung weekdays po yan, may pasok po yan. Bibihira lang po yung ano. Hindi ko pa actually na na-experience yung mismong November 18 ay ginawang holiday. Kasi itong November 18, kung nasa mga offices kayo, that time you are going to celebrate. May mga pamarcha kayo dyan or kung ano-ano pa man klaseng ano, celebration ang ginagawa ng mga offices ninyo, kung saan man kayo nagtatrabaho, ano. So, lahat yan. So, usually, ang holiday para sa National Day ay ginagawa sa katawan. Ginagawa sa katapusan ng buwan. So, yeah. Antayin natin yung announcement kung kailan yung holiday, ano. It's either 3 days, 2 days, or 1 day. Basta may holiday para sa National Day. Antayin lang natin yung announcement. So, itong mga ilaw nito, as you can see,
kitang-kita nyo naman, napakaganda, ano po. Kumukutitap na ang kalye ng Oman. I don't know kung sa Salala meron din ganito. Mga taga-Salala dyan, comment naman kayo below at malaman natin kung meron bang ganitong mga pailaw din dyan. Ano. 12 years kong pagtatrabaho rito sa Oman. Ano. Marami akong mga naalala yung nung bago pa lang ako. Marami na mga ano, marami na yung mga development dito sa Oman. Dati yung expressway, wala pa yan, hindi pa yan ginagawa nung dumating ako ng 2008. Yung daanan ng ano ba to? Ng Bauchier to Amirat, wala pa yan. So, kumbaga nasaksihan ko kung paano nila butasin yan, kung paano yung mga helicopter balik-balik dyan para maghatid ng mga construction supplies. Ano. Madami na yung pagbabago sa bansa Oman. Thank you to our sa ating muting Sultan Qaboos. Mabuhay po kayo. Palain na ako kayo at humaba po ang iyong buhay. So anyway, mga naalala ko pa noon is yan, yung mga daan dito is wala pang mga street lights. Kung alam nyo, no, ang uso lamang dito noon, roundabouts. Sikat na sikat yan na mga landmark, yung mga roundabouts na yan. Unang-una kong matandaan dyan is yung Pepsi roundabout. Kung naalalawan nyo pa yung roundabout dyan sa Gubra, no? Yan ang malaki dyan na stoplight sa Gubra, pagitan ng Pepsi, Lulu, at Al-Hayat. Yan ang tinatawag na Pepsi roundabout noon. Yan ang landmark. Kung pupunta ka ng Alcuer at sumakay ka lang nung yung baysa-baysa na white van, sabihin mo lang Pepsi roundabout. Yan kayo bababa. Yan, nakakamiss din yung mga roundabouts na tinanggal nila. Kasi yung mga roundabout na yan, may mga design sa gitna yan. Lalong-lalong na yung Wadi Kabir roundabout. Yan yung napakaganda noon na may merong yung nasa gitna niya yan noon. Yung incense burner yata or ewan ko. I-comment nyo na lang dyan sa baba. Nakalimutan ko na. Pero maganda yung design dyan sa baba. Tapos, ang maalala ko pa, isa pang naalala ko, alam nyo ba yun nung dumating ako rito, nagko-collect ako ng prepaid card. Yung ginagamit natin pang load. Lalong-lalo yun lang sa Nauras, saka Omantel, Oman Mobile pa noon, at Omantel, magkaiwala yan. So pinagano lang nila at ang uri doon noon, ang tawag pa lang noon ay Nauras at saka Oman Mobile, yan na pa lang ang mga networks noon. So anyway, balik tayo doon. Ang naalala ko diyan is yung prepaid card na ginagamit sa pang-load. May mga design pa yan. So kino-collect ko yan noon. Ewan ko lang kung saan ko na sila pinagtatago noon. Saan ko na sila itinago yung recharge card o prepaid card na yan. May mga iba't ibang design ng mga animals dito sa Oman, saka yung mga magagandang tourist spot. Iyon yung mga nakalagay sa prepaid card. Marami na yung nagbago sa bansa Oman. And we owe all this development sa magandang pamamalakad ng kanilang gobyerno. So mga susunod na mga maalala ninyo is yung presyo siguro ng baboy na mura pa noon, ngayon may tax na. Ngayon, presyo ng Pepsi ngayon mahal na rin kasi may tax na rin. So yan, happy National Day sa inyong lahat. Let's go out and celebrate with the people of Oman. Let's just enjoy this season. So pag nandyan kayo sa Sultan Qaboos Highway, i-feel nyo na lang na Christmas na. Kasi para namang Christmas lights yung nandyan. So yes, maraming salamat sa panonood. Till next video, abangan nyo, may mga surprises tayo sa mga susunod na video. Happy 49th National Day, Oman. Mabuhay ang Sultan ng Oman.